Sa isang seremonya Biyernes ng umaga sa Malacañang, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang New Agrarian Emancipation Act. Binubura ng batas na ito ang mahigit 57.5 billion pesos na hindi pa nababayarang utang ng higit 600,000 magsasaka na benepisaryo ng agrarian reform program sa buong bansa. Ito ay para sa bayad sa amortization ng mga ipinamahaging lupa, kabilang na mga kaakibat nito mga penalty, interest at surcharge. Ayon sa batas, kahit na award na sa kanila ang lupa, kailangan pa rin bayaran nila ito sa gobyerno sa loob ng hindi lalagpas sa 30 taon na may 6% interes bago nila tuluyang makuha ang pagmamay-ari ng lupa. Problema nga lang, marami sa kanila ang sadyang hirap na makabayad sa utang. And so it has been the general consensus that it is there is no reason for us to continue to chase the unpaid loans, the unpaid benefits that have ballooned over the many years. And so to wipe the slate clean. Ngayong wala ng utang na kailangan bayaran, tuluyan ang mapapasakamay na mga benepisaryo ang lupang ibinigay sa kanila ng gobyerno. Higit 32,000 na titulo ang agad na ipinamahagi ng Pangulo sa may 27,000 magsasaka sa sumunod na programa sa Malacañang. Lahat naman kasi ng tao may mga pangarap na magkaroon ng sariling lupa na mapagtatayo ng mga bahay at mapagkakakitaan. So malaking bagay po ito sa amin. Free land distribution must go hand in hand with broadening the provision of credit facilities and support services in the form of farm inputs, equipment and facilities to our farmers, as well as the construction of more farm-to-market roads. These efforts will yield more sustainable farms and higher incomes for our farmers. Ayon sa Pangulo, inaasahang 1,000,000 hektarya ng hindi nagagamit na lupa ang madadagdag sa mga sakahan ng palay na malaking tulong para maisulong ang food security ng bansa. Siniguro naman ng Department of Agrarian Reform na hindi agad mababenta ng mga benepisaryo ang mga lupaing ipinamahagi sa kanila. Pag nalaman po ng agrarian reform na kanilang ibinenta ang lupa nila na hindi pa lumalampas ang 10 taon, ay babawiin po ng pamahalaan at ibibigay natin sa ibang beneficiary ang lupa po. Sinabi naman ni Finance Secretary Benjamin Jokno, hindi kawalan sa gobyerno ang naburang higit 57.5 billion pesos na utang ng mga magsasaka. Naplano na po namin over the next 5 years kung ano yung deficit target natin, anong revenues. Pag nagtapatakbo pa kayo ng gobyerno, hindi lang po efficiency yung inyong iniisip, social justice din po kasama dyan. Ipinag-utos naman ng Pangulo sa DAR ang mas mabilis na resolusyon ng mga nakabinbing agrarian cases sa bansa. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.